Hello and welcome to this new topic in line with enterprise resource planning. Today we are going to talk the present and future of it. This is Isla Edward and let us begin. We all know na malaki naman talaga ang naitutulong ng mga ERP sa mga businesses. For example, ito ay nakakapagdagdag ng productivity, perhaps automation. Ang maganda pa dun is nakakabawas talaga tayo ng oras na kung saan we can do a lot more. It is very important that all businesses, medium to large, ay magkaroon ng ganito. I mean, meron na naman ng karamihan, but this is a revolutionary application or system that we can use to ensure that our process turns on smoothly. So in my case, we have experienced that this specific type of software, talaga namang nakatulong ito sa pagpapabilis ng proseso. Just imagine the purpose of automation. Automation is practically doing something without actually lifting your finger. Darating na lang yun. Mangyayari na lang yun as long as every configuration is correct, as long as everything that you need is well set up and configured, it will work. Kahit pa anong oras yan. Kahit pa walang human intervention. Now, again, ERP and business are already tied with each other. For example, yung mga logistics systems in a sense that mula sa pagkuha ng mga products all the way to delivery door to door is pwede nilang matrack. On the other hand, nakalagay din dito lahat ng impormasyon about dun sa product na yun, saan ang galing, saan dadalhin, kanino pagdadalhan, magkano, at iba't iba pang mga information. That's why businesses, especially sa mga panahon ngayon, yung mga nagdi-deliver, as well as yung mga pwede ka ding mag-book ng mga ride or ng kotse, is gumagamit ng mga ganitong aspect. Akala ng iba, maliit lang yung system. No. Halimbawa, nakalagay lang ito sa Android phone doon maginagawa, or iOS doon maginagawa yung booking mo or yung pag-order mo. It is just one portion of the system na interconnected doon sa primary system. Now, the first question. Why do you think ERP and business are tied with each other? Moving on, is we have the e-business supply chain integration. We have already talked about this, but this is just a continuous process from mangyayari is yung unang process ang magiging input sa susunod na process, and then so on. Right, so may tinatawag tayo mga business definition. Unang-una dito is that B2B or business to business. So in other words, ito ay buying and selling from one company to another. Pwede rin over the internet, pwede rin namang manual or yung talagang hands-on nilang ginagawa. Either way, it is fine. So business to business na yung nag-uusap. One way na pwede natin itong ma-imagine is that, di ba isang mga Poeya that meron silang trabaho abroad, sa halip na maghanap ka ng agency mo, gobyerno mismo ang makikipag-usap sa gobyerno ng bansa to ensure na talagang safe ang magiging treatment sa mga employee. In a sense, this goes the same thing here. Business to business mismo mag-uusap so that magtugma yung kanilang expectation sa mga deliverables. Next one ay business to consumer. In a sense na ito yung ating ginagawa daily. Halimbawa, ikaw ay nag-upload ng product sa isang e-commerce website and customers are going to buy from that website and they are going to choose your product. Now, that is business to consumer. On the other hand, meron naman tayong consumer to business. May mga instances na tayo mismo yung nagbebenta ng product sa mga businesses over the internet. One thing na pwede kong ma-align dito is that if you're going to sell a digital asset, is pwede mo siyang ibenta sa isang corporate. For example, you have a software na ginawa. You develop it. Sabihin natin pwede kang solo o kaya meron kang ka-team members or something like that. From there, tsaka mo ito ibebenta sa isang company or corporate entity. Sabihin natin that is a payroll system at ibebenta mo ito sa isang business establishment o kaya sa mga school, depende kung sino ang may kailangan. On the other hand, is we have consumer to consumer. This is quite common. Probably, ito ay mga nagbebenta ng product o mga services over the internet. So, halimbawa lang, let us say ganito, platform. Dati uso yung OLX.com,
dati nga sulit.ph pa tayo or sulit.com way back 2010, early 2010, in a sense na consumer to consumer yung mag-uusap. Ilalagay nila ito sa isang website. For example, sulit.com or kaya olx.com, and then yung isang customer na naghahanap ng same item pupunta sa website na yon. From there, sila yung mag-uusap direct. Consumer to consumer. So, one thing that most common na na-experience to today is yung, I think, Facebook Marketplace, in a sense na pwede mong ilagay yung product mo online. And pipicturean mo lang, lalagay mo ng definition, location, kung sino man yung seller. And then, kapag may isang individual na naghahanap ng same item, ay lalabas yung iyong posting. From there, pwede sila ditong magkaroon ng access sa isa't isa. Magkaroon sila ng chat. As I have experienced buying from a consumer as well. In a sense, kapag nangyari yan, nagkausap sila, nabayadan sila, nag-meet up o kaya pinadala, and then from there, tsaka nila tatanggalin yung kanilang listing. Actually, this is a very great place sa social media na nakakahanap ng mga product. Well, either it's brand new or pwede rin second hand, depende. But one thing na nagustuhan ko dito is I have bought two of my original guitars online. And they are really, really great. Isang Ibanez at isang Samick, both are original. And then, sa mga businesses na to, meron pang iba. However, meron din namang mga hindi na gaanong nagagamit. So, ang isa sa pinakang common dito ay consumer to business. I mean, lahat sila ay common nangyayari. Business to business, kung pwede nilang isell yung kanilang asset sa kabilang kumpanya, nangyayari yan. On the other hand, sabihin natin ganito, bibilihin, dati may bumibili kay yahoo.com, tinanggihan nila, hanggang sa bumaba ng bumaba yung market value nito. So it is like, sabihin natin na yung kumpanya ni A ay bibilihin ni kumpanya B. So in other words, kapag nabili ni kumpanya B yung kumpanya ni kumpanya A, what will happen is lahat ng asset na meron kay A now belongs to B. Also, the management. Sa business to consumer, ito yung pinakang typical na nangyayari. It is like, common yan, Milo, Colgate, bumibili ka ng kape. So, there are businesses na tayo mismo ang bumibili sa mga tindahan nito. So, malamang sa malamang, yung mga tindahan na yan ay papasok sa business to business. So, halimbawa, si Nestle, tapos may Pure Gold, pareho silang business. Pero si Pure Gold, dun siya kukuha ng supply kay Nestle. At sa iba pang mga products. On the other hand, business to consumer, ito yung mula sa Pure Gold, tayo na yung bibili. Or let us say naman, sa consumer to business, sabihin natin na meron naman tayong product like mga sawing or yung mga tawag dito, yung mga pantahip ng bigas, kalimutan ko yung tawag, yung mga sombrero, usually ibinebenta yan sa mga business online. Like yung mga souvenir bags na alam na kapag dito ka nagpunta, meron ka mabibiling ganun. So for example, sa Rizal is the windmill. So si consumer gagawa siya, may talent sila sa pag-ukit ng mga ganung shape ng mga windmills, saka nila ibebenta sa mga businesses so that mas mapalago nila. On the other hand, pwede rin naman consumer to consumer yon. Kasi kung gagawa sila ng windmill na wooden na ito inukit, syempre, ibebenta nila sa mga magdaraan. So consumer to consumer. Either way, this is just a circular process at nangyayari yan paulit-ulit. So in short, kapag business to business, dalawang corporation ang mag-uusap. That's it. Either they share or either they take over. Next one is business to consumer. In a most sense, pag nabili tayo sa tindahan, that is business to consumer. Next one is customer to business. Kapag tayo naman ang magse-sell ng product natin sa mga establishments. O kaya sabihin natin nagde-develop tayo ng software, ibebenta natin sa kanila. On the other hand, consumer to consumer, pwede tayo mag-meet up sa OLX, pwede tayo magkita sa marketplace, and from there, tsaka tayo magpalitan ng ating product, tsaka yung ating price. From there, that'll be the last session or slide for today. I'll be seeing you next meeting.